Ah, mabait pala to. Yung mga ganong bagay. So, what's up mga kabigo? This is Paul Calixto and featuring... Piatos. So, for this video, pag-aaral natin kung paano nga ba makakuha ng mabilisang pag-angat ng subscribers natin sa YouTube. At sa video na to, pag-aaral natin ng mabilisan. At sa video na to, tutulungan ko ang mga small YouTuber na makaangat at makakuha ng 1,000 subscribers sa kanilang YouTube sa madaling panahon. And before we start, dayan sa mga monetized na dyan, sa mga monetized YouTube channel na yan, panoorin nyo to. Yung video na yan makatulong paano nga ba maiwasan natin ang demonetization sa YouTube channel natin and some tips to avoid demonetization. Kasi once na demonetize ka, hindi mo alam yan, bigla-bigla na lang mag-email yan sa YouTube na demonetize ka na, na wala pang warning na sinasabi, demonetize ka na, kaya... Mas magandang malaman natin bago tayo ma-monetize ang mga rules and regulation at community guidance to YouTube bago tayo ma-monetize. First, bago tayo pumasok sa YouTube channel ay kailangan muna nating gumawa na Google account. Kasi kung wala ka pang Google account, di ka makakagawa ng YouTube channel at di ka makakagawa ng mismong main channel mo para mag-create ng content na ipapost mo. Kaya kailangan magmawa ng Google account mo para makagawa ka ng YouTube channel mo. Nandun na tayo sa point na nakagawa na tayo ng YouTube channel mo. Next steps, dahil nakagawa ka na, nandun na tayo sa punto na nakagawa na tayo ng YouTube channel natin, doon naman tayo sa Google AdSense. Dalawa yan. Pwedeng gumawa ka na agad ng Google AdSense mo or pwede ka before you monetize or before you apply monetization on YouTube. Saan kasi ginawa ko na agad? Kaya meron dalawang choices na ibibigay sa'yo sa YouTube. Kung simula pa lang pwede gusto mo na gumawa ng Google AdSense or before you apply monetization sa YouTube. Next! Ayan, sa mga gusto talagang maka-reach ng 1,000 subscribers, create a friend or community friend, even the other application using like Facebook, mga ganon. Sa akin kasi, kaya dumami rin yung subscribers ko. Nakipagkaibigan din ako sa mga YouTuber na iba. And then, sumali din ako sa mga group chat. Sa mga hindi pa nakakalala sa akin at gustong humingi ng tulong para magsimula sa YouTube channel, punta kayo dun sa mismong main channel ko at punta kayo dun sa mismong about. And then click the Facebook account and then dun nyo ako message at tutulungan ko kayo kung paano nga ba makakuha ng 1,000 subscribers and then guide ko rin kayo dun. Next! Ayun, bago tayo magsimula sa YouTube channel, kailangan muna natin basahin lahat ng mga community guidelines kasi once hindi pa talaga nabasa yung mga community guidelines ni YouTube, ay may tendency na maka-copyright strike ka. Kaya needed mong basahin lahat ng community guidelines ni YouTube once na pumasok ka sa YouTube channel or YouTube community kasi kailangan mo lahat yan malaman. Kasi meron din katulad dito sa Pilipinas or the other country, merong mga batas yan. Ganun din sa YouTube, meron ding mga batas na dapat sundin sa iyong channel. Kasi once na hindi mo talaga nasunod yung community guidelines ni YouTube, pag naka third strike ka, wala na yung YouTube channel mo. Buburahin na ni YouTube automatically yung mismong YouTube channel mo at yung mismong upload mo sa YouTube. Next, I create your unique content. Sa pagpasok sa YouTube, kailangan mo talaga maging content creator kasi sa paggawa ng mga unique content, kailangan mo yung mga parang wala pa talaga nakagagawa tapos ikaw yung nagsimula ng mismo content na yun at nag-boom yung mismo content na yun. Kaya, create your unique content na kakagustuhan ng mga viewers mo at yung mga taga-panood mo at doon magkakaroon ka ng mga subscribers na organic. At next, sa mga hindi pa nakakaisip ng content na ipopost nila sa pagsisimula ng YouTube ay pwede kayong gumawa ng intro video nyo or yung pagpapakilala nyo sa sarili nyo by the way of short video or short film para makilala kayo na eh, ito pala yung ganitong tao pala to. Ah, mabait pala to. Ganun bagay. Next, ay make your content interesting. Ano ba yung sinasabi dun? Make your content interesting. Sa pag-upload ng mga video, kailangan mo na talaga yung merong malaman talaga yung mismong content mo. Dahil once na hindi ka nag-post ng parang mga, kadalasan kasi merong iba na mga clickbait, mga ganun. Yung gagawa ka ng mga fake news tapos mag-boom. Kadalasan sa mga ganun, yung mga viewers, ah, ito pala yung tao na to, ito pala yung content, ito pala yung YouTube channel nun. Syempre hindi napapanood yun kasi nakilala ka na nagpo-post ka ng mga fake news. Don't post a clickbait or fake news content. Next, make your content informative or if it is a informative video. Siyempre, dun sa paggawa mo ng video, kailangan kung halimbawa pinasok mo talaga dun sa paggawa ng video or paggawa mo ng YouTube channel mo ay focus lang dun sa mismong news
kailangan mo yung news mo or yung ipopost mo ay informative or malaman. Diretsahan, malaman talaga, kailangan malaman. Kasi once na hindi talaga malaman, parang hindi talaga papanoorin mga mabilisan ng watch yun. Kaya mas maganda, make your content informative. Next, kung vlog naman yung pinapasok mo or mga personal vlog na mga ganun, vlog yung pinapasok mo, kailangan mo gumawa ng mga for entertaining in your audience. Kasi mas maganda na gumawa ka ng content na makakapag-entertain ka sa audience mo or sa mga viewers mo na, ah, ito yung viewers mo. Ganyan, maganda. Siyempre, babalik-balikan ka nun. And then next, make your content have a moral lesson. Gumawa ka ng content mo na merong moral lesson. Mas pinapromote talaga ni YouTube yung mga video or content na merong mga moral lesson or yung meron ka makukuhang information sa pagpapalood mo ng video na yun. Kasi once na hindi talaga maanok, algorithm na nagpapagana yan, algorithm. Ilang beses ko na napap... A few moments later. Ayan, sa mga hindi pa nakakalam, ulitin ko lang ulit. Ang algorithm, yun yung nakaprogram sa mismong YouTube. Kaya once na masok ka sa YouTube, algorithm na yung nagpapagana sa YouTube. Kaya once na nakadetect ng malicious si YouTube, yung mismong algorithm na yung mag-paprocess kung ano nga bing dapat na ibibigay sa'yo. Kasi mas mahigpit na ngayon talaga si YouTube. Or kung target mo naman yung pangkalahatan ng mga audience, kailangan mo talagang gumawa ng content na pwede sa lahat ng audience or pwede sa lahat ng mga viewers na makakapanood. Kasi mas maganda gumawa ka ng content mo na appropriate sa lahat ng all ages, mga ganun. Sa akin kasi gumawa ko ng content na merong ano, nag-clickbait din ako. Sinubukan ko nagkaroon ng mag-clickbait nung hindi pa ako monetize. But nung nag-apply na ako sa monetization sa YouTube, binura ko na kasi baka ma-reuse content ako. Kasi pag once na na-reuse content ka, magre-reapply ka uli within the following weeks. I don't know kung ilang weeks or days yung bago ka uli mag-apply. Kasi once na na-reuse content ka, mahirap, parang inuusod ni YouTube yung mismong araw na dapat mag-apply ka na talaga. Kaya once na nag-apply ka, kailangan mo muna linisin lahat ng copyright claim or copyright strike if meron, ganun. Kailangan mo linisin yun kasi once na nag-apply ka sa YouTube at meron ka mga copyright claim or copyright strike, mo muna burahin lahat ng mga ganung bagay bago ka pumasok sa YouTube. Kasi once na nag-apply ka sa YouTube monetization, kailangan mo muna linisin lahat ng YouTube channel mo dahil susuriin lahat ni YouTube yung buong channel mo kung nakasunod ka pa talaga sa community guidelines na binibigay nila sa inyo or sa atin. Thank you for watching. Mabatuloy na naman din sa video na to. Please don't forget to subscribe and click the thumbs up. Para sa mga question and suggested content, text nyo ipapost and pag-aaralan natin yan for the following uploads. And thank you for watching and God bless. And thank you for watching and subscribe.